YouTube channel. Ngayon ituturo ko kung paano mag-invest kay Jollibee sa madaling paraan. Kahit na hindi ka mayaman, kahit na middle class, kahit na factory worker, pwede kang mag-invest kay Jollibee. Actually, hindi lang kay Jollibee ka pwede mag-invest. Marami pang iba. Tulad ng SM, Ayala, San Miguel, BDO, Meralco, at marami pang iba. Sundan mo lang itong channel na to at marami pang akong tuturo na paraan para kumita ng pera kahit na nasa bahay ka lang. Bago tayo magsimula mag-invest kay Jollibee, mag-open account sa mga banko tulad ng BDO, BPI. Sa akin kasi ang gamit ko BDO. Mag-open account ka lang sa BDO, tapos pwede naman pagkatapos mag-open account, apply mo lang online banking. So dito lalagin mo lang, so personal. So kapag nakapag-login ka na dyan at nakapag-fund ka na, siguro kahit 5,000, pwede ka nang mag-start mag-invest. So bago ka makapag-invest kay Jollibee, kailangan mo munang maghanap ng mga broker. So si broker, siya yung magiging tulay mo para makapag invest sa mga stocks. So tulad ng ito yung mga broker. So meron dito tayo sa taas. Ito meron pa na BDO. So pag mag-invest ka kayo BDO, hindi na kailangan ng minimum deposit open account. So sa akin kasi ang gamit ko is kay Call Financial. So dati pa to, pero ngayon kahit 1,000 ka lang, 1,000 lang, pwede ka na mag-start mag-invest kay gamit ang Call Financial. So ganun lang, kailangan mo lang mag-login ulit kay Call Financial, no? So sa akin kasi nakapag-login na ako, so madali lang naman mag-login, mag-sign up. So pwede kang pumunta sa PSE ako kasi nagpunta sa PSE, so madali lang naman. Ito Call Financial open account. So sa Call Financial, ito yung mga requirements nila. So 1 valid ID, government ID, tax identification, tapos mag-sign up ka lang. Pagkatapos mag-sign up, so hintayin mo yung kanilang confirmation. So da-download mo lang tong form. So dito kailangan mo ng mga pirma, tapos syempre yung pangalan mo. Ayan.
So, madali lang yan. Download nyo lang yan. Sa akin kasi, dinala ko mismo yan sa mismong call financial office nila. So, sa PSE. PSE building. Madali lang naman pumunta doon. I-Google nyo na lang. Tapos yan. Kapag na-approve na yan, pwede ka na mag-start, mag-invest sa mga blue chip company. Ano nga ba ang mga blue chips company? So, ang mga blue chips company ay tulad ng mga ito, mga SM, Sun Life, Ayala, San Miguel, so BDO, so ito kay Jody din nga. So ano nga ba ang blue chips company? So ang mga blue chips company na tinatawag ay ito yung mga matatagal na sa Pilipinas at ito yung mga companies na nagbibigay ng dividend. Okay, so yan yun. So kapag okay na yun lahat, so pwede ka na rito bumili ng stocks. So dito, so kung gusto mong bawa, pamili ka rito kung ano yung mga gusto mo. Ito, tapos so ngayon sarado yung sa pag-financial. So dito madali naman kung paano ka mag-buy. Kumbawa, gusto mo nga mag-invest kay BDO, so click mo lang yung buy. Kumbawa, buy. So dito yung ito yung mga price. Per bold lot. So kay BDO, so kailangan kasi 10 share ang minimum na pwede mong bilhin. So ang price ni BDO ay ang last price niya is 110. Okay. So kapag gusto mo naman kay Jollibee, so type natin. So it's type na natin diyan. Kasi ang code na yung Jollibee ay JFC. So ito mo lang. Okay. So ang price ni Jollibee per share ay 121 per share. So ang kailangan mong mabili ang minimum ay 10 share. So yung bold lot na tinatawag to. So magkano natin kung magkano. So kung 121 yon, 121 ta-times lang natin sa 10 is 1,210. So ibig sabihin sa halagang 1,210 ay pwede ka nang maging investor kay Jollibee. Gets? So hanggang dito lang muna. Sa mga susunod, tuturo ko naman sa inyo yung kung paano kumikita
perang ininvest mo kay Jollibee. Kung meron pa kayong gustong matutunan, just comment down below para ituro ko o sa abot na aking makaya. So, goodbye.